Hello guys! Nandito tayo ngayon sa nag-trending at sikat na kainan na nag-offer ng Eat All You Can Healthy Breakfast dito sa may Shaw Boulevard. Lalo nga naman sumikat itong kainan na ito dahil sa issue tungkol kay Lane Bernardo at yung sa longganisa nila. Ang pangalan ng kainan na ito ay Emery's Bulaluhan at Tapsihan. Matatagpuan naman ito sa may Shaw Boulevard, corner Guerrero Street. Sa halagang 85 pesos, masusubukan mo na ang healthy breakfast nila. Kaya tara at samahan niyo ako na i-check yung kanilang mga ulam. Umpisahan pa natin dito sa kanilang trending na longganisa. Okay, so ang unang tingin ko palang dito sa longganisa nila ay babad sa mantika. Ayan, first impression natin doon, pero yun naman talaga, niluto naman talaga sa mantika ang longganisa. Yun nga lang, para sa akin, medyo nababad lang. Pero, again, wag natin tignan muna. Tikman natin, nung tinikman natin, in fairness, kaya pala naman hinahanap-hanap ni Lane Bernardo dahil masarap naman talaga yung kanilang longganisa. Pero dahan-dahan lang dahil nakakasakit pa rin ng batok yan, lalo na pag nakadami ka niyan. Para sa akin, longganisa nila, panalong-panalo. Rate natin yan out of 10? Siguro mga 8 out of 10. Garlic rice nila, okay lang naman, ordinary lang naman yung garlic rice, nothing special. Siguro mga 7 out of 10. Yung talong nila at okra, niluto lang naman sa tubig. Kumbaga, pinakuluan lang ito. Yun lang, nothing special din. Pero, ang napansin ko lang sa dalawang to, medyo malalaki. Dahil lalo na yung okra. Yung okra, actually, first time ko nakakita ng ganung kalaking okra. Kaya, thumbs up sa akin yun. I-rate natin yan sabay na. Talong tsaka okra, gulay siya, healthy siya, okay siya, hindi naman siya niluto sa mantika. So, para sa akin, 10 out of 10. Bakit? Again, healthy yung okra, healthy yung talong, napaka-sustansya ng dalawang yan. Hindi ako eksperto sa mga vitamins, pero research na lang. Sobrang daming benefit nito. Next naman yung kanilang fried tilapia. Kanilang tilapia, no? Ang napansin ko lang dito ay natira na lang halos ay puro ulo na lang ang hinahain nila. Pero okay lang naman dahil may mangilan-ngilan, makakatsamba ka ng buntot. At hindi kagaya dun sa vlog na pinapakita ng mga sikat na influencer natin, na content creator, na buong tilapia, dito hinati nila. Well, wala naman tayo masyadong masabi dyan dahil ang tilapia masarap naman talaga. Para sa akin siguro, masyadong maliit ang tilapia. Siguro mga 8 out of 10 ang rating ko dito. Pero okay lang naman dahil 85 pesos lang naman. Tandaan natin to, 85 pesos lang. For me, hindi na ako aangal kung sakaling maliit yung tilapia or anything dahil murang-mura siya. Sa totoo lang, 85 pesos. Kung tatanungin nyo sa akin, worth it bang pumunta rito kung dadayuhin ko siya? Parehas kay Lane Bernardo, kung malayo ka, hindi naman kailangan siguro pumunta. Pero kung malapit ka lang sa area, 100% pupunta ako dyan. Kung tatanungin ako, babalik ba ako dito? Kung madaan ako, pwede. Pero kung sasadyain, hindi. Kasi medyo hassle dahil 85 pesos plus yung parking pa na 50. So, 135 yun. So, medyo meron naman malapit sa akin na 99 pesos lang. Kung nasa area ako ng Shaw Boulevard, game ako dyan. Yun lang.